Ikinagulat pero duda ang kaanak ng mag-inang napatay ng pulis sa Tarlac noong isang taon. Napatay na nga si dating Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Si Nuesca ang bumaril at nakapatay kay Sonia Gregorio at anak nitong si Frank Anthony Gregorio matapos ang alitan sa paggamit ng boga. Nahatulan siyang guilty sa dalawang kaso ng murder nitong Agosto lang. Kinumpirma kahapon ng Bucor ang kanyang pagkamatay noong Martes at naglabas din ito ng mga litrato at death certificate ni Nuesca. Kahit po sabihin na nga, may picture daw po, meron na pong nababalita na po sa TV. Ang reaction ko po talaga, hindi po rin po ako. Kahit po si Papa, hindi rin po kasi naniniwala. Pwede po kasi maging palabas lang po yan eh. Palabasin na siya yung bangkay pero iba yung ibang bangkay. Ang dami po kasi mapasok sa isip ko. Nududa lang po talaga ako sa pagkamatay niya. Pulis po siya. Maraming paraan para makalaya siya. Ganun. Kumalat ang spekulasyon sa social media. Lalo't hindi ito ang unang high-profile inmate sa Bilibid na biglang namatay. Pero ayon sa records na nakalap ng ABS-CBN News mula sa Eastern Funeral Services, natanggap ng punerarya ang bangkay ni Nuesca mag-aalas 4 ng hapon kahapon December 1 base sa logbook ng punerarya. May acknowledgement receipt din ng punerarya na natanggap nga nito ang bangkay ni Nuesca mula sa New Bilibid Prison na may kasamang fingerprint umano ng yumaong pulis. Hindi na naipasilip sa news team ang mismong bangkay ni Nuesca dahil nasa freezer umano ito habang naghihintay ng kaanak na magpapahintulot sa autopsy. Hindi pa tukoy ang ikinamantay ni Nuesca. Pero ayon kay Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Chaklag, nahilo at nahirapan umanong huminga si Nuesca at biglang bumagsak habang papunta ng NBP Hospital noong Martes. Kabilang sa mga tinitingnan nila ang cardiac arrest at heart attack. Ang initial na findings ng ating mga medical personnel ay suspected na cardiac arrest ito. So, dahil wala naman po silang nakita sa initial findings nila ng mga signs of violence or hematoma or injuries. Dagdag pa ni Chaklag, hindi na sumailalim sa swab test si Nuesca dahil wala naman umanong kaso ng COVID-19 sa Bilibid. Ngayong Webes sana nakatakda ang autopsy pero wala pang kaanak ni Nuesca na nakipag-ugnayan sa punerarya para magbigay ng pahintulot. We are hoping that within the week kasi of public interest itong case na ito, kailangan pong ma-dispel kung ano man yung mga rumors. May mga iba na kunwari lang daw namatay at yung iba ay nagsasabi din na sinadyang pinatay. Hinihintay pa ng Department of Justice ang ulat mula sa Bureau of Corrections para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Nuesca. Mike Navalio, ABS-CBN News.